Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Cafe sa Cubao na binatikos dahil sa kanilang EJK theme Halloween decorations, nag-sorry. Tanyag na estatwa ni Hachiko sa Japan, itatago mula sa publiko ngayong Halloween season. Cursed tablets, sinuunang paraan ng paghihigante ng ancient romance. Pinakamatangkad na babae sa buong mundo, nagpasadya ng kanyang Snow White costume ngayong Halloween. 11 taong gulang na bata nakatanggap ng tickets sa Eras Tour matapos mag-viral ang Halloween costume nito bilang backup dancer ni Taylor Swift. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at ang mga trending na hindi mo akalain na yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako si Arnold Herrera at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong Halloween season. Halloween spoiler? Mula sa hindi matatawarang disiplina hanggang sa mga picture-perfect anime references, kilala sa maraming bagay ang bansang Japan. At isa na nga rito ang tanyag na estatwa ng loyal Japanese dog na minahal na rin ng buong mundo, si Hachiko. Pero ayon sa mga otoridad, pansamantala tayong ego ghost ni Hachiko matapos ang anunsyong itatago ang kanyang rebulto ngayong Halloween season. Kung bakit, alamin sa aking trending report. Malungkot na balita ang bumungad sa mga turista at sa mga lokal na residente ng Shibuya sa Japan matapos isara sa publiko ang dinarayong estatwa ng loyal Japanese dog na si Hachiko. Sa anunsyo ng Shibuya Ward Office, pansamantalang tatakpan ng barriers ang sikat na rebulto simula October 30 ng umaga hanggang November 1 ng umaga bilang preventive measure sa dagsa ng publiko ngayong Halloween. Ito'y kasunod ng naobserbahang pagdagsa ng publiko sa Shibuya tuwing spooky season na kadalasang nagre-resulta sa samot-saring insidente ng bandalismo, pagkakalat, karahasan at behavioral misconduct. Kaugnay nito, mahigpit na rin ipinagbabawal ang pagbebenta ng alak sa natunong lungsod simula October 26 hanggang November 1, sakto sa Halloween season. Magpapakalat din ng Shibuya Ward Office ng mga tauhan para tiyakin na agad mapipigilan ang mga nagbabalak maglunsan ng Halloween party sa lugar. Pero syempre, malaya pa rin namang makapagliliwaliw ang mga tao para i-flex ang suot nilang pangmalakas ang Halloween outfits na inspired ng mga sikat na fictional characters. Si Hachiko ay isang Japanese Akita dog na tumatak sa publiko dahil sa hindi matatawarang loyalty at paghihintay sa pagbabalik ng kanyang namayapang amo sa loob ng halos isang dekada bago ito binawian ng buhay sa edad na 11. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, cursed tablets. Marami tayong naririnig ng mga kwento at paniniwala patungkol sa paghihigante. Pero sino mag-aakala na sa ancient Rome, kakaibang naging paraan nila ng paghihigante sa kaaway. At yan ay sa pamamagitan ng cursed tablets. Kung paano nga ba gumagana ang naturang kagamitan, tutukan sa report ni Millie Borja. Paglalaan ng tinatawag na cursed tablets sa kaaway. Yan ang sinaunang paraan ng ancient Rome upang maghiganti sa mga taong hindi nila kasundo. Ang cursed tablet ay isang maliit na sheet ng metal na karaniwang gawa sa lead o lead alloy, kung saan pwedeng isulat ng isang tao ang nais nitong hilingin sa mga nooy tinuturing nila bilang Diyos. Ito ay madalas ginagamit ng mga taong nais maghiganti sa kapwa, partikular sa mga nagnakaw ng kanilang kagamitan kung saan madalas hinihiling ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman, hiling ng paghihiwalay ng mga taong kanilang iniibig at iba pang mga bagay laban sa kanilang mga kaaway. Kailangan lamang nila itong isulat sa tablet, itupi at ilagay sa lokasyon na pinaniniwala ang may magical power, gaya ng mga ilog, templo, balon
o di naman kaya ay puntod. Ang iba pa nga ay binubuksan ng mga libingan para lang ilagay ang cursed tablets sa kamay ng bangkay. Umabot sa 131 tablets ang natagpuan ni Anne Woodward at Peter Litch sa kanilang archaeological excavation mula taong 1977 hanggang 1979. Isa sa mga halimbawa na nakasulat sa kanilang mga nadiskubre ay ang hiling kay Mercury na parusahan ng mga nagnakaw ng isang pares ng gloves sa pamamagitan ng malubhang sakit. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, Snow White but tall. Sa papadating na undas, kaluwat kanan na naman ang idinaraos na Halloween parties at nabibiyas ng nakakatakot o di kaya'y favorite fantasy characters. Ngunit hindi madali para sa lahat ang maghanap ng kakasyong costume, lalo na kung mayroon kang angking katangkaran. Gaya na lang ng ginawa ng tinaguri ang tallest woman in the world na nagpasadya ng sarili nitong Snow White costume. Ang naging Halloween experience ni Romesa, alamin sa trending report ni Ruvik Manuel. Hindi rin nagpahuli sa Halloween craze ang tinaguri ang pinakamatangkad na babae sa buong mundo na mula sa Turkey na si Romesa Galgi matapos nitong mag-ala Snow White for a day para sa isang Halloween party sa isang eskwelahan. Aminado ito na hindi rin naging madali para sa kanya ang paghahanap ng kanyang costume lalo na sa angkin niyang katangkaran. Kaya naman nagpasadya na lamang daw ito ng sarili nitong Snow White Red Cloak para makompleto ang kanyang Snow White outfit. Si Romesa ay mayroong Weaver Syndrome, isang bihirang sakit na kung saan may abnormalidad sa kanyang buto dahil ng kanyang mabilis na paglaki. Kasalukuyang may taas na 7 talampakan o mahigit 215 cm na bahagya itong tumangkad mula nang matanggap nito ang world record. Dumalo si Romesa sa isang Halloween party sa isang elementary school at excited itong makita at makasama ang mga bata na nakasuot din ng kani-kanilang mga Halloween costume. Ayon sa isang guro, isa anyang inspirasyon para sa lahat ang ginawa ni Romesa na sa kabila ng kanyang kondisyon ay nagawa pa rin itong magpasaya at magbigay inspirasyon sa mga tao. Matatanda ang kinilala si Romesa ng Guinness World Records bilang tallest women in the world taong 2021. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, tuwing nalalapit ang Halloween, kanya-kanyang pakulo ang mga establishmento bilang paggunita sa spooky season. Pero ang isang kainan sa Cubao agad nag-viral at umani ng pambabatikos online matapos hindi magustuhan ng marami ang tila EJK-themed decorations ito. Ang naturang cafe at restaurant agad namang nagpaliwanag at humingi ng paumanhin hinggil sa issue. Ang iba pang detalye tutukan sa TNBS report na ito. Umani ng pambabatikos online ang dekorasyon ngayong Halloween ng isang cafe and restaurant sa Cubao. Ang nakadisenyo kasi, hango sa EJK o extrajudicial killings. Sa mga viral na larawan, makikitang bago makapasok sa naturang kainan, bumungad sa iyo ang kunwari bangkay na nakabalot sa itim na plastic. May nakadikit na sulat na huwag tularan at may marka pa ng peking dugo. Marami ang nagalit at nabahala nang makita ang naturang disenyo. Anila, napaka-insensitive naman daw sa napiling tema. Matapos umani ng sari-saring reaksyon, agad naglabas ng pahayag ang Italian cafe and resto na Bellinis. Sa isang post, humingi sila ng tawad sa nangyari. Paliwanag nito, hindi raw nakarating sa kanilang pamunuan na magkakaroon ng added decoration sa kanilang establishmento. Giit nila, tulad ng nakagawian, simpleng cobwebs, bats, spiders at vampire capes ang disenyo nila sa taong ito. Ngunit sa kanilang pag-iimbestiga, napag-alamang ilan sa kanilang mga empleyado ang gumawa ng nakababahalang dekorasyon, bagay na aminado ang naturang management na hindi nila ito nasuri bago i-display. Sa uli, tiniyak ng Bellinis na kanilang nauunawaan ang pahayag ng mga netizen. Kasabay niya, nagpasalamat naman ito sa mga pumuna ng kanilang dekorasyon at nangakong susuriing maigi ang mga ganitong bagay upang maiwasang mangyari ulit. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At para sa ating huling trending story, Swiftie for Halloween. Nakatanggap ng sorpresa ang isang 11-year-old na bata sa Amerika matapos mag-viral ang kanyang Halloween costume. Ang bata kasi, nagdamit ng ala backup dancer ni Taylor Swift sa kanyang international concert na Eras Tour. Ang sorpresang natanggap ni Henry silipin sa report ni Rose Babiera. Naging patok online ang iba't ibang concert fit o mga suot ng mga umaattend ng Eras Tour o ang international tour ng pop singer na si Taylor Swift. Ang mga Swiftie kasi, nagdadamit ayon sa album na paborito nila o ginagaya mismo ang kasuotan ng mga aawit. Pero iba ang pakulo ng batang ito mula sa Amerika. Simula kasi nang mapanood ang Eras Tour movie, nais na raw ni Henry Hilson na gayahin ang isa sa mga backup dancer ni Taylor Swift na si Cam Saunders. At para sa Halloween ngayong taon, matagumpay nila itong nagawa ng ina. Agad namang nag-viral ang video na ito ni Henry kung saan suot-suot niyang damit at props na lover-inspired ang kulay. Binahan ng papuri at paghanga sa comment section mula sa mga netizen na aliw kay Henry. Pati na mismo si Cam ay nagpasalamat at pinuri ang bata sa effort nito na gayahin siya. Dagdag pa niya, ito raw ay kanyang karangalan. Ngunit hindi nagtapos online ang mainit na pagtanggap sa Halloween costume ni Henry. Dahil kasi rito, nakatanggap ang kanyang ina ng tawag mula sa official fans club at management team ni Taylor Swift na Taylor Nation. Nagpadala ito ng mensahe kasama ang dalawang tickets sa Eras Tour. Kita sa video na ito ang excitement sa halos hindi makapaniwalang si Henry. Napasigaw na lamang ang bata nang basahin sa kanya ang liham. At sa huli, hindi na rin ito napigilan ng pag-iyak at niyakap ang ina sa sobrang katuwaan. Mapapanood ni Henry si Taylor Swift sa Eras Tour sa Indianapolis sa unang linggo ng Nobyembre. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga kwento na katulad nito, ay i-share niyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay i-tag niyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.